hanggang sa kaluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangan ngayon at mapakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangan ngayon at magpakailanman. Mula sa labok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay tinataas. Sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Mala ng Diyos ay idangan ngayon at magpakailanman. Mala ng Diyos ay idangan ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat bilang pag-alang sa mabuting balita. Ng Panginoon ayon kay San Matay. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kabatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya na sa labas po ang inyong ina at mga kabatid at ibig kayong makausap. Sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sabagat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya ang ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsimpo po kayo sa tali. So, bahagi po ng pagkilos, ano, sabi nga po ay sa karangalan ng mahal na Birhen ng Fatima, isa sa mga pangalan na ipinigay ng simbahan sa mahal na Birhen Maria, na nawa po ay higit natin na makita yung kahalagahan na banggit na pagpapakita ng mahal na Birheng Maria isang taong kauna na nakalipas. So, 1917 sa Cova de Era na Fatima.
Portugal. Saan ba yung Portugal? Katabihan ng Spain. Sa Spain, di bahagi pa rin ng Europa. So, pagkakataon na kung saan, ay diudulog natin sa kung may kapananawa. Ang mensahe na ito, na ang mga nagyari ng Maria ay maging bahagi. So, pagkakatulad po ng pinahayag sa Ebanghelyo, no? Sino ang aking ina at mga kapatid, kundi ang sumusunod sa kalooban ng aking ama na sa langit. So, at tingnan po natin, isa sa mga pamahalagang gawain ng mga nangyayarin ay always pointing to Jesus. Itinuturo sa Jesus. Ang mensahe ng mahal na Birhen Fatima ay walang iba, kundi walang bago. Walang bago sa mensahe. Kung ito lang ito, ina-highlight. Ina-highlight. Mas kumisan, mas gusto natin alamin, Father, ano ba yung sekreto ng mahal na Birhen ng Fatima? Ay bukas o, bibigay ko yung isa na sekreto ng mahal na Birhen Maria ng Fatima, bahagi ko ng aking umiliya bukas. Pero ngayon, ang bigyan natin ng pansin ay yung kanyang mensahe. Pagamat o, ito'y palagi ko nang binabanggit bilang mensahe din na ibinigay sa pamantayan natin ngayon bilang taon ng parokya na ipinahayag ko ni Archbishop of Villegas noong January 1, 2017, yung kanyang panyaya sa kanyang sulat pastoral bilang Catholic Bishops Conference of the Philippines President, na patuloy yung nagpapanyay yung tatlong mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Na makita po natin na nawa po ay maging bahagi ng ating kalinangan. At sabi nga natin, sana ay maging gabay natin na yung taon na ito, ng taon ng mga parokya here in the parish, na tumutukoy sa alin, communion of communities. Without the three, there will be no communion of communities. At kung tusin po, lalong pinagtitibay yung communion of communities, gawa po ng tatlong ito. Ano yung tatlong mensahe? Una, ay yung kahalagahan na alin, yung pakikiisa ng banal na pagdiriwang ng misa at yung paanyaya na alin, go to mass and receive the Holy Communion. At yung paanyaya natin na ipinahayag ko rin ay hindi lamang tuwing araw ng Linggo, kung kumari alin, every day, yun yung paanyaya, every day, magdasal. Lalong-lalo na sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Every day. Noong 1917, no, sabi nga po na 1917, yan ay wala pa yung dalawang pandaigdigang sandatahang World War II or World War I. Wala pa. Maring nagsimula lamang yung Prussian War. Pero, bahagi po na kung saan ay makita natin na noong una, wala pa po yung Second Vatican Council. Yung Second Vatican Council ay alin, dumating lamang ng 1962 to 1965. Kaya yung ating bahagi o, noong una, ay pagkakataon na yung panyaya na ito, medyo mabigat. Kasi daily reception. Noong una kasi hindi katulad ngayon na halos araw-araw na pala may misa tayo sa parokya. Noong una po ay yung panyaya ng reception of the Holy Eucharist ay hindi katulad po ng panyaya na ipinahayag. Pero 100 years ago, yung pong kaisipan ng mahal na Birhen ng Fatima ay naandun at bahagi din po ito siguro ng mga pagbabago na inilatag sa Second Vatican Council, sa ikalawang konsilyo ng Vatikano ng simbahan. Na ano yun? Palaging magdasal. At ang pinakamataas na antas ng panalangin ay ang banal na pagdiriwang ng misa. Daily reception, daily celebration of the Holy Eucharist, and the reception of the Holy Eucharist. Magsimba at magdiriwang.
patuloy natin yung panyaya, Ellen, ay kung walang hadlang, tumanggap kayo ng kumunyo. Kung may hadlang, ay di huwag kayong magkumunyo. Kung maaari, tumanggap kayo ng kumunyo. At yung hamon na kung saan, Ellen, yung Santo Rosario, nagagawa ito ngayon, everyday. Bahagi na kung saan ay magdasal palagi. Pero ito yung mabigat. Yung pagtanggap ng banal na pag-iisa sa banal na pagdiriwang ng misa, yung every Sunday, no? Hindi na pupuno yung aking sumpahan, yung everyday pa kaya. Pero ito yung hamon, ano? Kasi bakit? Kasi, ay, sinyalism eh. Sabi nga natin ay naniniwala ka sa Diyos, eh ba't hindi ka nagsisimba? Yun ang pinakamataas ang antas ng panalangin. Kung saan huwag natin kalimutan, nakakalimutan na ang Diyos. At yun ang pinapaalala, ay maliwanag kapag ikaw ay nakikisa sa banal na pagdiriwang ng misa, hindi mo nakakalimutan ng Diyos. Pangalawa, ay yung Sacrament of Reconciliation, pagbabalik loob sa Diyos. Sacramento ng Kumpisal. So, kasi po, maalala na 1917, yung Code of Canon Law, yung pinalitan po ng ating present-day Code of Canon Law, yung ating present-day Code of Canon Law ay 1981 as an offshoot of the Second Vatican Council. Yung pinalitan po ng new Code of Canon Law natin ay yung Code of Canon Law of 1917. Kaya po bahagi. At alam po doon, sa 1917 Code of Canon Law rin, na everyday daw na ikaw ay magtatanggap ng kumunyo, hindi na kailangang mag-umpisal ka. Kaya may mga matatanda na, ba't ka nagkumunyon? Hindi ka naman nag-umpisal. Yun ay kaisipan bago mag-Second Vatican Council. Yung Second Vatican Council, sinasabi na kung wala kang kasalanang malaki, pwede kang mag-umpisal. Pwede kang mag-umunyon. As long as wala kang kasalanang malaki. Noong 1970, no, ang talagang batas si Allen, bawat kumunyon, umpisal. Hindi ka pwede magkumunyon nang hindi ka nang umpisal. So, yun, ganon. Kung ikaw ay araw-araw na mangungumunyon, kinakailangan, araw-araw ka rin mangumpisal. That is 1917 Code of Canon Law. Ngayon, pangalawang kaanyaya, ay Allen, the Sacrament of Reconciliation. Pakinabangan natin yung sakramento ng kumpisal. So, bagamat hindi na ganun ka-strict yung pamanyaya ng simbahan na kung maaari ay matayo ay magkumpisal, no? Ay sana po ay maging bahagi natin na alin, kasi ang akala lang natin kasi sa kumpisal, alin, para maalis lang yung kasalanan. Hindi natin nakita na alin, kapag tayo nang kumpisal, kapag nawala yung kasalanan, alin, pinalalakas tayo. Ang confession ay hindi lamang paglilinis. Ngunit alin, pinalakas tayo na rin, labanan ng kasalanan. Labanan ng kasalanan. Kaya po yung paanyaya sa New Code of Canon Law at ng Second Vatican Council mula ng 1965, alin, yung paanyaya na makita po natin yung sakramento ng kumpisal ay pakinabangan natin. Hindi lamang po sana once a year. Yung batas ko kasi alin, at least sana ay mag-umpisal tayo kahit man lamang isang beses sa loob ng isang taon kung wala tayong kasalanang malaki. Eh, Father, hindi ako nakapagsimba ka nung linggo. Kasalanang malaki yan kasi isa sa 10 utos ng Diyos yan eh. Pero, sana po, makita natin, ano, at ito rin yung panaya. Ito yung isang mahirap, ano, kasi alam niyo kung minsan ako, mas gusto ng pare na walang nang-umpisal. Akala niyo ba kayo lang may gusto na? Kasi trabaho yun eh. Trabaho yun yung magpakumpisal. Napakabigat to, no? Nakala nyo ba? Yung pagkasabihan ka ng sekreto, no? Akala nyo siguro maganda yung ikaw ay sinasabihan ng sekreto. Mabigat to yun. Lalo na yun kapag yung sekreto yung kasalanan. Napakabigat na yun. Kaya po, pero bahagi yun ng pagkilos na patuloy natin pinaanyaya. At ito'y patuloy itong higit na pinapalagan sa inyo, lalong-lalo na rin sa mga apostolado ng panalangin. Kasi po yung apostolado ng panalangin, kasama doon ni Allen, ay
sana sila'y mangsal. Eh, bago dumating ang unang Biyernes ng buwan. So, pero yun ay wala pa rin sa kaisipan. Malayo pa sa kaisipan ng mga kusulado ng panalangin. Kasi nung nakaraang Biyernes na lamang, may kikwento ko lang. Kasi nung nakaraang Biyernes, dapat magpapakumpisal ako. Kasi during the exposition of Blessed Sacrament, yun ay 6 to 7, ay ako'y palagi nagpapakumpisal. Itong nakaraang Biyernes, kapag First Friday, oh, ay itong nakaraang Biyernes, which is First Friday, kailang ako pumipasok sa Lasal. So kapag dumating, ay mag-aalas 7 na. So hindi na ako nakapagpakumpisal. So sabi ko, nagkataon naman na may mga couples for Christ na mag-graduate sa Adelina 1, ay dun sila nakaschedule. Kaya sabi ko ay, yung gusto mong mangumpisal pagkatapos ng misa. Wala nang umpisal sa akin ang kusulado ng panalangin. Inangumpisa lang sa akin yung mga corpus mo price. Kasi bakit? Requirement. Requirement. Nandun pa tayo sa requirement. Wala pa tayo dun sa devotion. Yung devotion sa mahal na bere ng Fatima should also make us closer to the sacrament of reconciliation. Kung tunay kayong deboto ng mahal na bere ng Fatima, dapat magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan na yung pangungumpisal ay hindi lamang pag-aalis ng kasalanan mo na rin magpatatag ng aking kalooban na alin, labanan ng kasalanan. It is not only a remedy. Ito ay bahagi na kung saan ang nagpapalakas sa atin, pinagpapatibay natin, na alin, bahagi na kung saan ay katulad po halimbawa, anong sa bahay, kapag sa bahay, palagi ka naglilinis, konting dami lang, aalisin mo. Kung sa bahay, hindi ka marunong maglinis, hindi mo alam, no? Nag-accumulate na yung dumi. Kaya kumisang kapag ka magwalis, ang dami ng walis. Pamantalang kung araw-araw nagwawalis ka, kakaunti yung naalis mong dumi. Kasi bakit? Araw-araw pa naglinis. Ganun din nawa sana yung elemento ng kaisipan ng pangungumpisa. Yan ay sinasabi ko sa inyo, bagamat sabi nga, mas gusto yung pa ng pari na hindi magpakumpisa. Pero bakit? Yan kasi ay mensahe ng mahal na Birhen Maria ng Fatima. At bahagi po yan ng turo ng simbahan, ang kahalagahan ng pangungumpisa. Hindi lamang tuwing Lenten season, hindi lamang tuwing Advent season, hindi lamang kapag may kasalanan na malaki. Sabihin po yung pangalawa. Pangatlo, na minsahe ng mahal na Birhen Fatima rin, reparation of sin. Pagbabayad puri. Anong ibig sabihin ng reparation? Repair. Nagkasala ka sa Diyos, you have to repair. Kasi kapag nagkasala ka sa Diyos, may sinira ka. Anong sinira mo? Yung ugnayan ng Diyos. Ang ugnayan mo sa Diyos. At maaaring yung kasalanan mo rin, Ellen. Yung sinira mo rin ay kasalanan mo sa kapwa-tao mo. Yung 1 to 3 ay yung ugnayan mo lamang sa Diyos. Yung 4 to 10 ay ugnayan mo sa Diyos at ugnayan mo sa kapwa mo. So, mayroon kang sinira. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Kaya anong gagawin mo? Hindi lamang hingi ka ng tawad. You have to repair. You have to repair. At sa atin po, ano yung pamamaraan ng pag-repair? Well, sabi nga natin, yun ay bahagi ng alin para ibigay yung hinihingi ng katarungan sa baba ng pamaraan, acts of piety, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng anumang uri ng panalangin, naging anumang nobena, no? Yung pagbisita sa Banal Sakramento sa altar, sa pagtatanod ng sa Banal Sakramento sa altar, yung rosaryo, yung pag-nobena, kung ano mang uri ng mga ng santo na ipag-nobena, pwede mong i-offer para sa sarili mo o sa iyong mga mahal sa buhay o dun sa taong inan mo. Sabi ko nga, mula pa unong Biyernes, ano, ay sabi ko, isa sa mga pag-inilay ko,
kasi bahagi yun ang ibanghelyo ng Biyernes Santo, yung dapat ay makita sa kultura. Makita sa kultura. Halimbawa po lamang, paano natin mapaglalabanan ng kultura ng kamatayan? Well, to celebrate life, pero hindi lamang yun. No? Bigyan natin ng elemento ng ating pananampalataya bilang Kristiyanong Katoliko, bilang mananampalataya. Kapag ba may narinig kayo na, halimbawa, balita kanina, may dalawang pinatay, anong ginawa niyo? Wala, nakinigla ako. Ah, hindi, masama yung pagbaya. Hindi. Have you prayed? Nagkaroon ba ng pagkakataon na, ah, Father, ipinagdasal ko yung namatay. Kahit hindi ko alam yung pangalan. O hindi kaya, ipinagdasal ko yung pumatay. Kasi bahagi yun eh. We have to repair. We have to repair. That is very, very, very strong sa panalangin ng apostolado ng panalangin. Very, very strong yan. So, napakalaga. At kahit na sa devotion ng Mahal na Birheng Maria, reparation of sins, pagbabayad puri, ipagdasal natin. So, bahagi po yun. Ipagdasal natin. So, ang akin pong suggestion ay alin, pray one Hail Mary. Every time na may marinig tayo na sa radyo man o sa ano na alin. Halimbawa, narinig nyo yung limang pinatay. O di, limang ama namin. Oh, sorry. Limang abagi noong Maria. Bakit ilang abagi noong Maria? Kasi nakalagay doon ay abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoon si Masay. Bukod kang pinagpala sa babangin at nagpala ang maning anak sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. So kung mayroong narinig kayo na halimbawa ay mayroong limang pinatay, halimbawa ngayon, hindi kaya sinabi ng kaibigan mo, hindi kaya ng sa ano, you pray Hail Mary, para saan? Para doon sa bawat isang Hail Mary, para saan? Para doon sa pinatay. Hindi pa tapos yun, ha? Para saan? Para doon sa pumatay. Or the conversion. Kasi bakit? Kristiyano tayo eh. Kristiyano tayo, hindi lamang tayo ideolohiya. Kasi pag sinabi na yung ideolohiya natin ay pro-life, pero hindi natin yung pinagdarasal, ideology lang yan. Hindi yan faith. Kasi bakit? Hindi mo dinadala eh. Sa pananampalataya mo, what is ano yung malaga, alin? Ay, the act of piety. So yun po yung aking hamon. Eh, Father, 10 beses ko narinig ngayon yung balita. Hindi 10 beses mo ang magdasal ng limang ama namin. Limang abagi noong Maria. No? Para alin? Ma-intensive. Kaya hindi yung kinakailangang malakas. Hindi natin kinakailangang malakas. Pero alin? Bahagi po yun. Reparation of sins. Reparation of sins. Simple. Mahalaga. Na ano, maituro natin sa ating sarili, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Ay, kaysa sa magalit kayo, may pinatay na naman. Wala ka naman ginawa. Anong pagiging Kristiyano mo doon? You pray. Magdasal ka. Pagdasal mo yung pinatay, at ipagdasal mo yung pumatay. One Hail Mary, bawat isa. So yun, reparation of sins, acts of piety, acts of charity. Kawang gawa. Sa Linggo, bukas, pag-uusapan na itungkos sa mga palo. This is already also an act of charity. Ano mang uri na may tutulong ninyo? Maging yan ay sa kapitbahay ninyo na walang makain. Ialay ninyo. Acts of reparation. Ay kasi ako'y may bahagi ng pagkakasala na nagawa ko. Ito, ialay ko ito as an act of reparation. To repair. We have to keep that in mind. We have to be aware. Na alin, tumulong ako rito sa kapwa ko, hindi lamang sabagat kailangan niya. Ngunit alin, bahagi na yung pagtulong na baka mamaya mayroon pa akong i-repair. Kundi ka, tulungan ko yung nanay ko na namatay. Baka mayroon siyang kasalanan na kinakailang i-repair. Kasi mayroon siyang sinira gawa ng kanyang pagkakasala. Yun, nawa po. We have to be aware. Hindi lang basta pagtulong. Father, yun ay SOP na sa akin. Hindi. Nakahalaga po.
kinakailangang gulat tayo na kaya ko ito ginagawa ay for this intention, ang pagtulong ko sa kawanggawa o pagkakawanggawa ay for the reparation of sins, for my sins at doon sa mga kasalanan ng aking mga mahal sa buhay, or for all humanity. Very strong din po yan, no? Sa ating mga panalalong lalo na ng apostolado ng panalangin. Ano pa? Any form of sacrifice. Any form of sacrifice. Halimbawa ho, no, wala kayong masakyang tricycle, nagdakad na lang kayo. Hindi lamang para exercise. Kasi puro na lang taba ang kinainin nyo. So, hindi lang para mag-exercise. Yung pong mga nagtatrabaho sa Manila, malaming nilalakad. Yan po yung gawin ninyong sakripisyo. Ialay nyo yan. Saan? Reparation of sin. Kahit na akong maglalakad, paglalakad lang, ano man, kung kayo may nag-fasting, nag-abstinence, any form of sacrifices, minura ka ng kapitbahay mo, pinigilan mo sarili mo na huwag sagutin yung pagmumura ng kapitbahay mo, sacrifice yun. It is a form of reparation. Bahagi yun akong sarili. At mag-iaw ano na yun, Panginoon, instead na murahin ko itong kapitbahay ko na minumura ko, inialay ko na lang ito para maibalik ko yung aking pagkakasala, yung mga nasira ko sa aking pagkakasala. Hindi kaya, para doon sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. So ito po, itong tatlong ito, na maging bahagi ng ating pagkilos mo na kung saan ay matulungan tayo na lalong mapalapit kay Jesus. Bakit? Ito yung panyayan na ibinibigay ng mahal na biren ng Fatima. Idalangin natin sa harapan ng Panginoon. Kasi ulitin ko muli, ano? Yung kumaari Ellen, yung daily prayers, lalong-lalo na ng sacrifice of the Mass and the reception of the Holy Eucharist. Kapagamat medyo napakahirap noon, ano? Napakahirap noon. Pero, ibagan natin. Pero, magdasal tayo araw-araw. Santo Rosario, kung hindi tayo makapagdiwa ng Misa. At yung panyaya ko nga pa nga, no? Yung Divine Office, o yung tawagin po namin ay Prayer of the Church. Hindi ang dasal ng mga pari. Mayroon mo yan sa cellphone. Pwede ninyong i-download. Divine Office, ang tawagin. Marami ang panalangin na mayroon natin. Pangalawa, ay yung patuloy na panyaya, Ellen, ay yung pagkapatawad ng mga kasalanan. Kaya kung minsan sinasabi niya, Padre, ang hirap nila magpatawad ng kasalanan ng iba. Kasi bakit? Ikaw, hindi ka rin humihingi ng tawad eh. No? Napakalaki sa kaya ko sabi ko, there is an immense power on the sacrament of reconciliation. Hindi lang yan para kayo maglinis ng kasalanan mo. Bibigyan kayo ng lakas